sa kayo dyan, mga master. This is Jay. You are in Bike Check PH. Q&A tayo ngayon. Medyo matagal kong hindi ginawa to, so medyo naging busy lang. So, hindi nakakatapos na natin bike check ang Saracen aerial. So, hopefully, few days from now, matry natin to sa trail. So, we'll see. Medyo matagal natin itong hindi nagawa. So, random na lang, ah. Kung alin yung una ko makita, yun yung shoutout ko. So, hopefully, makita ko lahat. Yung mga na-request nyo kasi medyo dumadami na, eh. Mahirap na kontrolin. Mahirap na i-monitor, eh. Hindi ko na kayang i-monitor lahat. So, yun. I will do my best to makita yung questions tsaka shoutouts nyo. So, yung unang question. The first question is from Jojo Santillan. Sir, kamusta? Pasagot naman po. Ano yung press fit? Type of bottom brackets? Paano pumili ng tamang bottom brackets? Ano kailangan i-consider? Salamat po. May iba ibang klase ng bottom brackets. Ano? Hindi naman masyado marami. Pero you don't have much choice kung ano yung kailangan mo. For example, ang press fit kasi ganito. Yung butas ng frame mo, yung butas ng frame mo sa BB shell is parang sa headset. Ang press fit, walang tread. So walang tread yung frame mo. Meron siyang cup. Meron siyang cup. Dalawa, yun yung lagayan ng bearing. It's either gagamitan mo ng press. Yung iba, pinapalo para pumasok yung cup na yun sa frame mo. So once nakapasok yung cup, doon ka ngayon maglalagay ng bearing. Tapos tsaka may kakabit yung crankset. Ano yung iba? Ang iba is kagaya nito. This one is... this one is threaded. So mapansin mo, meron siyang parang malaking screw na tinetread mo para pumasok. So yung press fit walang thread, papaluin mo or gagamitan mo ng press para pumasok. Yung threaded, may thread yung frame, saka mo siya ite-thread papasok doon. Yung lagayan ng bearing or yung mismong bottom bracket shell. Ngayon, bakit ko sinabing wala ka masyadong option? Kapag ang frame mo is press fit talaga kailangan ng bottom bracket mo. Hindi mo siya pwedeng, I mean, upgrade ko, gusto ko threaded, hindi pwede. Kasi nga, kung walang thread yung frame mo, at press fit siya, press fit na bottom bracket lang ang papasok dyan. Kung threaded naman, threaded lang. Bakit may difference? Usually, ang press fit kasi, since wala yung outer shell, wala yung pinipihit mong ganun, manipis lang ang nakalabas dyan. So, yung mismong frame mo, bubino ka para makuha nyo yung total distance. Kasi yung total distance ng crankset is the same. So, kung sa mga may, sa threaded, yung frame niya mas manipis kasi may dalawa pang lalabas. So, mga plus 10 mm pa siguro yung lalabas na part ng bottom bracket bago pa yung crankset. So, kung press fit ka, manipis na lang yung lumalabas. So, mas buka yung frame mo. Una, walang tread. Hindi mo siya may sasaksak. At kung may isaksak mo man, lalapad. Hindi magkakasya yung crankset mo. So, yun. So, paano pumili ng tamang bottom bracket? Ano kailangan i-consider? Dalawa ang kailangan mo i-consider kapag magkakabit ka ng bottom bracket. Una is yung outer diameter. Pangalawa, yung inner diameter. Ano yun? Ang outer diameter is yung diameter ng frame mo. Kailangan mo unang malaman kung yan ay threaded or press fit. Pangalawa, kung may size. Kasi minsan, depende sa baka in the future, baka magkaroon ng maraming sizes. So, kailangan alam mo kung ano yung pasok sa frame mo. Ngayon, ano yung inner diameter? Ang inner diameter naman, yung butas o yung bore ng bottom bracket mo sa loob. So yung inner diameter naman, doon papasok yung axle ng crankset mo. So bali dalawa yan, parang bearing, dalawa. Syempre bearing yan dalawa. Yung isa is yung pagsaksak mo sa frame mo na kaganyan. So yung butas, yung pangalawa is para doon sa axle. Question from Yel Paredes. Master Jay, meron ako tanong medyo bastos lang, pero marami din siguro gusto itanong ito. Kapag ba nakasuot ng cycling short, kailangan pa ba magsuot ng underwear? Siguro ganito na lang. I-try mo nang walang underwear, tapos ride ka. Tapos ride mo naman ng may underwear, then let your balls decide. Whichever makes them happy. Doon ka. Next question, Randolph Isoy. Bike check ng RB Master. Meron na, hanapin mo dyan yung Lapierre road bike. So unang bike check ko tsaka ride test ride ng road bike is Lapierre Air Code. Meron yan sa channel, napin mo lang. Yon, next question came from Master Orly De Guzman. Ang tanong niya, Master, top 5 and the best bikes na nasakyan mo na. Ako kasi I don't tend to judge the bike by the largest logo. Anong ibig ko sabihin? Mostly yan, makikita mo kagaya nitong bike na to. Mostly iniiwasan ko na i-judge yung bike by the largest logo. Ibig sabihin,
Hindi ako nagko-consider ng top 5 or top 10 best bikes sa Apple. Wala akong sinabing ganun. Kasi ayaw ko mag-judge ng bike sa largest logo. Ano ba yung largest logo? Kagaya nito. This is Saracen. Yan ang nakikita mo una, di ba? So sabihin, ginamit natin ito Saracen. Sabihin ko, pare, ang ganda ng brake nung kapit na kapit. Ano ba ang preno niyan? Yun naman Saracen, di ba? Ginamit mo si bike. Pare, ang ganda ng suspension. Sobrang plush. Ano ba suspension niyan? Saracen ba? Hindi. Pare, the best siya mag-ship. The best siyang mag-ship. Kahit anong gawin ko ship, ang smooth niya. Ano ba shifter niyan? Ano ba ang cassette niyan? Ano ba ang RD niyan, pare? Saracen ba? Wala, pare. Napakaganda ng traction. Ano ba goma? Saracen ba? Wala. So sasabihin ko, this is the best bike, Saracen? No. Kasi ang bike is a collab. It's a collaboration of different people, different brands, different parts. Kasi nirelease siya as parang, ano ba tawag doon? Standard. For example, gumawa ako for this year is sinabi is a standard is yung Boost. Anyone who can and have the capacity to create or to manufacture the hub na pasok sa size nito is, you can. Offer mo sa market, pwede siya. Preno, ganito ang mounting. Kung sinong gusto gumawa, sinong kayang gumawa, you can. Diba parang ganon. So, for example, this one, yung built niya is okay siya. Baka yung built nung makita mo sa labas or yung binuo mong iba is magkaiba. So, as much possible, I don't judge any bikes. Diba? Parang ganon. Basta ang alam ko, yung top 5 na pinakamahal na bikes ang may-ari, ikaw. Yun, ang question came from Romel M. Master J, baka pwede isama sa Q&A. Ano mas prefer mo or ng tropa gamitin? Jones Bar or Surly Moloko Bar? Wala pa sa aming may... Wala sa aming gumagamit ng Moloko Bar. Mostly Jones. Hindi ko pa rin na-try yan. Pero parang ano siya eh. Medyo... Yo, may additional siyang parang ano sa harap. Siguro sa amin sa tropa, majority Jones talaga. Kasi unang-una yung bags. Marami na kami accessories dyan eh. May bags, diba? Fit na fit kasi yung bag dun sa Jones eh. Tapos yung wrist position mo is merong... Siya yung pinaka-relax. Bakit naging relax? Kagaya nito, this is a straight barber, ha? Diba? Bakit naging maganda yung Jones tsaka yung Moloko siguro. Hindi ko sure yung Moloko, ha? Pero yung Jones, bakit naging maganda? Kung titingnan mo yung wrist mo, kaya mo i-move 90 degrees doon, 90 degrees almost pababa. Pero pataas, pare, merong certain, ano ha, misa kasi kaya nung iba na maganon, eh. Pero sa akin, ha, majority ng kakilala ko, kapag yung diretsyong sideways na ganyan, kasi aangat mo, kung hindi ko alam kung hanggang ilang degrees ang kaya mo, no? Pero ako, ano eh, may certain limitation eh. So, ang kamay natin is kaya mong i-move almost 360 except for one position. Ito. Eh, yan yung kapag nakagamit ka, di ba? Ganon. Kaya nga may box swift. Kaya naglalagay ng box swift ng manibela kasi yung iba hindi masyadong flexible. Yung angle na yan, may limitation ng tao. So, sa akin, yung Jones, kasi nga, naka-ano siya eh, iba yung position niya eh, di ba? Yung back sweep niya, sobrang laki. So parang pag ganun ng movement mo, parang sa road bike din, di ba? Pag ganun yung position mo, mas relax yung wrist. So yung sa Moloko siguro, ang advantage sa manong Moloko dyan is, yung siguro hindi ko kayang i-judge kasi hindi ko pa na-try yung sa Surly. Question from James Santos, sir, paano maging katulad? Paano maging katulad niyo pa? Shoutout na rin, Sir Jeyo. Shoutout na lang, Sir James Santos. Master, curious sa bike trailer na lagi nakikita sa videos mo. Magkano po paggawa nyo dyan? Salamat po. Ito. Ano to eh? Sa tropa to eh. Parang trailer to. Supposedly trailer to ng big bike. Kaya lang ginamit namin sa event. Meron kaming event noon na Fat Bike Philippines na nagsimula kami sa tuktok ng bundok dito. So medyo matatagal lang kasi kung aahon lahat. Tapos maraming baguhan na kasama. Maraming mahinang umahon. Ganon. So, para maging mabilis, kasi pagdating sa taas, magte-trail pa eh. So, pagdating sa taas, para mabilis, hinila to ng L300 FB. Ang paggawa rito, hindi ko masigurado eh, kasi hindi naman siya talaga from scratch. Kasi yung ilalim nga nito is parang old trailer na for big bike. So, hindi ko na alam. So, ano lang to, parang winelding-welding. Winelding-welding lang namin, hindi ko masagot eksakto yung gastos kasi matagal na to eh. Question from Mark Orel. Master, tanong ko lang, okay lang ba ang 8 speed tapos 11 to 40? Sana masagutan mo, Master. Hindi ko kayang sagutin. Ano? Hindi ko pa na-tryan. Kasi usually ang ginagawa ko is 10 speed. Pero meron ditong isang 9 speed na 11 to 50. Yung sa pamangking ko, yung nakita ko yun sa drivetrain explains, yung sag meet. Parang similar kasi, di ba? Although mas brutal. Ang problema kasi dyan, kapag kasiniksik mo, yung 11 to 50 or yung 11 to 40, siniksik mo sa mas mga konting
konting gearing sa cassette. Instead na halimbawa is 11, 13, 15, ganyan. Mangyayari is magiging mas malalaki yung gap mo kasi ang layo ng dulo. Tapos 8 lang, 8 divisions lang or 8, 9 divisions lang. So mas bigla yung pagbabago ng gearing ratios mo. Ako personally hindi ko yan nagustuhan kasi nung ginamit namin yung tinesting ko yung bike na yon. Yun ang may experience ako ha, yung 11 to 50 na sagmit. Nang umahon kami sa Kaliraya. For example, medyo nabibigat ang kanan, pamapadya ka, medyo mabigat na, si-ship ako, di ba? Pag-ship mo, pakiramdam mo, parang nag-ship ng tatlo. Parang dahil sa sobrang layo ng gap, pag-ship mo ng isa, luwag. So gusto mo ibalik, pagbalik mo, ganit naman. So yun ang naging problema kapag ka 9 speed lang or 8 speed lang na from 11 to 50, dahil gusto natin mag-one by, yun ang mga nagiging issue. Sobrang layo ng gap. Mararamdaman mo sa padjak mo eh. Kasi nasanay ako dun sa mga, ako nga gusto ko yung 10 speed na luma lang eh, yung 11 to 36 okay na ako dun eh. Kasi nga pagka lumaki sobra yung likod, nawawala yung pagitan, yung gap. Parang nangyayari is mararamdaman mo yan. Compare mo yung nagbawas, kung naka 2x ka or 3x, yung pag sa harap ka nagbawas, bah, di ba biglang laki ng pababago. So parang nagiging ganun yung issue sa likod kasi nga nagiging malaki yung gap ng bawat gearings. Ayun, question from Aaron Isaac Bautista. Master, sa lahat ng nireview mo na bikes, saan dun yung sayo? Hehe, wala. Wala akong nireview yung bikes ko. Ang bike ko talaga officially na ginagamit ko is yung binike wash ko, yung black na salsa bear grease. Fat bike. So yun, ano yun eh. Hindi malinaw yan. Pero nangyari kasi dyan, from tropa yan, in-sponsor niya sa akin yan nung una kasi ako yung nagpaplano ng map, ako yung nagmamapping ng trail ng Fat Bike Philippines before pag dito sila dumadayo. Tapos hindi ako naka-fat bike kasi ang bike ko noon is full suspension. So pinahiram nila sa akin yan, sponsor nila sa akin yan. Tapos parang lumalabas siya officially. Meron kasi akong ginawang favor sa kanya, CCTV, meron kaming business konti, mga racket ko. So kinabitan ko siya ng 32 channel somewhere sa bahay niya. Tapos nasira, pinalitan ko yon, hindi ko na siya siningil. So parang lumalabas officially akin na yung bike na yon. Pero hindi, kinukonsider ko yun, sponsor pa rin nila sa akin. So parang masayang isipin na hindi ko kailangang manalo sa race. Diba? I just have something else to offer sa market na pwede ako mag-mapping ng trail, kaya ako mag-map ng trail, kaya ako maghalap ng trail na kahit nandito kami medyo syudad yung itsura ng bayan namin, nakagawa kami ng halos what 50 km na trail na sobrang scenic, sobrang ganda, yun yung na-offer ko sa market. So nakakuha ko ng sponsorship. Tapos yung isa pa, yung bike ni Commander, yung Giant XTC. Supposedly yung kay Commander, yung kay Bossing yun eh. Hindi na siya yung original na parts niya kasi nung unang binili yun parang mga ano lang eh, mga sobrang mumulang yung mga parts nun eh. Tapos pinalta namin ng mga pinagpalta na parts, so medyo mataas na rin yung pyesa niya. Pero ngayon kinabitan ko yun ng L2 kasi nga nire-review ko yung L2. So pinagamit ko siya sa bata so far kasi walang maintenance, diba? Parang baragan lang, right. Sakay lang na sakay, hindi pa nga daw niya nilulubyo kahit sa beses. So tinitingnan ko. So later on lalabas ko yung review ng L2. Hopefully makakuha rin tayo ng support sa L2 ka para ma-review natin yung dami nun eh, nung kanilang range, ba? Diba? So yan. Maganda po ba gawing single speed ang mountain bike? Single speed, this is 1x1 ang sinasabi mo ha. This is isa lang ang plato, isa lang sprocket. It's up to you. Meron akong ginagamit na bike na single speed na iaahong ko rin naman. Meron din kaming isa pang i-feature na single speed. So pwede rin siya sa trail, pwede rin siya sa road. Ang maganda, merong advantage yan tsaka disadvantage. Kapag ka nagra-ride ka kasi, for example, ano pa sample ko? For example, road na lang, road lang tayo. For example, sa road, or kahit sa trail. Kapag ni-ride mo na yan, road na yan, liba, umahon ako ng Kaliraya, for example, yung kasi yung pinaka-common ahon dito. Kapag ni-ride ko yung Kaliraya ng single speed, wala akong choice. Nasasaulo ko yung daan. I mean, nararamdaman ko na dito makunat, dito medyo bilang lumusong. Kailangan kong habulin yun eh. Yung magkaroon ako ng konting lusong pa, sasamantalahin ko yun kasi wala akong ibang option kundi sarili ko lang. Wala akong cambio eh, di ba? So, nasasaulo ko yung lugar na, diba, for example, 2 lanes yan eh, di ba? Namimili ngayon ako ng lane na itong pinakamadaling lane. Dito sa part na to, ito pinakamadaling lane. Nasasaulo ko yung daan dahil gumagamit ako ng single speed. Sa trail, ganun din.
kailangan mong, baga parang nagtatalas ka kasi wala kang tatakbuhan kundi yung lakas mo lang. Nakakapag-conserve ka ng energy, nakakapag-conserve ka ng lakas mo dahil wala kang choice. Parang ano nga yan eh. Kailangan mo maging malakas kasi wala kang choice. Parang ganun. So, partly, okay siya sa ganung pananaw, okay siya. Pero kung medyo biglang nagkarektahan ng todo, may iwan ka, kung biglang nagkaahonan ng sobrang grabe, baka mahirapan ka pumanik. Kasi nga, wala ka ng option kundi sarili mo lang. So kung gusto mo talagang gawin yan, kailangan mo maging malakas. So yan ang question from John Aaron Tingson. Master, sana po masagot nyo, okay lang po ba sa akin ang RB or cyclo? Kasi po mataba ako. Tapos inaasar ako na di raw po ako kaya ng manipis na gulong. Di ba po marami naman matataba na naka-RB po, di ba? Sana po makita man lang at masama sa bids. Salamat po. Yun. So Master John, okay lang naman yung road bike kahit mataba ka, wala namang kinalaman nyo. Yung pantalon lang, yung medyo masikip. Pero yung road bike, hindi. Wala namang problema yun. Kung kaya ka nung gulong ng road bike, ang tataas ng PSI ng road bike, pare, maabot 120-100 plus PSI yan. Ang titigas ng gulong ng road bike, baka mas matigas ang gulong ng road bike kaysa sa mga mountain bike at fat bike. Kasi pagka konti lang ang volume, usually mataas ang PSI. Dalasan nyo, maabot ng 60, 80, hanggang 120 PSI. Question from Ed Pauli Jubilum Raguin. Wow. Question is, sir, ano po bang tulong ng pulley at bakit merong malaki at maliit? Ano yan eh? Yung pulley, dalawa yon. Yung isa yung guide, yung isa yung tensioner. Yung guide, yun yung nagdadala ng chain mo kung saan mo gustong kumambyo. Yung isa naman, yung nagkikip ng tension ng chain mo kasi kapag ka nga mahaba yung slack or maiksi yung slack, kailangan lagi yung banat. Bakit may malaki, bakit may maliit? Well, maraming gumagawa niyan, like yung mga Redea na brand, diba? Nilalakihan nila. Una, ginagawa nila yung nilalagyan ng ceramic bearing, so less friction daw. Pangalawa, syempre yung chain mo kasi, kapag malaki yung iniikutan niya, diba? Mas hindi bali. So kung ito yung linkage mo ng chain, kapag ka malaki plato mo, hindi siya masyadong baluktot. Kapag ka maliit naman, mas baluktot. So syempre mas malaki yung flex ng kada chain mo. So manababawasan yung friction niya sa kada ikot. Ilang beses, ilang libong beses ba dumadaan yung kada link sa pulley mo? Pare, milyon yan, milyong beses. So yung friction sa kada dumaan siya, kung malaki yung pulley, medyo kung kailangan niya mag-bend dati ng 45 degrees, baka 20 degrees na lang sa kada link na dadaan. So may epekto yan. Hindi masyadong ramdam agad, pero kung talagang competitive yung tao, everything counts, pare. In the end, pag in-add mo yan, lahat ng nabawas mong friction sa bawat padjak mo, sa bawat ride mo, it will matters, di ba? It matters. Lahat yan may epekto, lahat makakatulong sa'yo. Question from Jack Milliare. Master, ano kaya problema pag may click sa crankset o sa pedal, kada pedal ko at ako, ano din kaya problema may nagba-vibrate sa head tube fork ko? Ewan, Master. Naka-experience ka na po ba ng ganitong problema? Sana may solusyon ka, Master. So, dalawa yung question mo. Una, yan ang pinakamahirap hanapin. Hindi kasi, una, kailangan mo mahanap ano yung cost niyan. Kasi ang daming pwede. Minsan yan, meron ako naging ganyang issue. Ang daming lumalagitik. Tapos napansin ko, pag tumayo ako sa bike, walang lagitik. Pero kapag nakaupo ako at nagpe-pedal, lagitik. So, anong issue ko nun? Saddle, pare. Maluwag to. Kaya minsan nilalagyan namin to ng grease para kahit na medyo may flex kasi syempre, 'di ba, pumipersa ka. Kung may grease siya, hindi nalagitik, 'di ba? Kaya kailangan mo ma-isolate ano ba yung lumalagitik na 'yan. Nasa wheelset ba, nasa hub, nasa pedal, nasa crankset, nasa seatpost, nasa saddle. So ang daming pwedeng cause. So kailangan mo yung hanapin. Kung hindi mo yung makita, I think you need the mechanic talaga kasi isa sa pinakamahirap hanapin yan eh. Mahirap ako, kung wala din dito yung bike, mahirap ko rin ma-diagnose kung anong problema niyan. So siguro una, kung talagang gusto mong ikaw ang gumawa, gusto mong DIY, you have to isolate. Ba, gaya nga nung una ko sample, kapag pumadyak ako ng nakaupo, lumalagitik. Kapag pumadyak ako ng nakatayo ako, walang lagitik. So yun, isang tip yun, di ba? Para ma-isolate mo, nasan ba yung pinanggagalingan ng lagitik na yan? Question from Imang Negro. Master, madalas ko din tumabasa sa ibang page sa FB. Tanong, ano magiging diferensya kung ang frame mo ay ginawa pang para sa 26er wheel size pero sinalpakan mo ng 650B size?
regardless kung hardtail or full shoes. Thanks, Master. So this is from Master Impeng Negro. Wala naman, Master. Kung pang 26er yan, nilagyan mo ng 27.5, most likely magiging problema mo dyan is mud clearance. Yung, di ba? Kasi 27 is mas malaki kasi yung butas nun eh. Ang 27 at 26 is diameter eh. So kung 27 ka, baka sumayad, or kung hindi man sumayad, medyo liliit yung clearance nito. Yung sinasabi, kadalasan may mga sagot-sagot dyan, mga geometry-geometry na sinasabi, mawawala sa geometry, ganito, geometry. Sir, napakaraming geometry ng bike. Parang ganito, habang, lalo kung MTB, kadalasan MTB naman eh, di ba? Habang sumusubasob ka, nagiging parang road bike ang dating, nagiging parang XC ang dating, road bike, more on climbs, ganyan-ganyan. Ngayon, kung gusto mo naman medyo pa-down, lumihiga ka naman ganun. So, maring magbabago yung geometry, pero di yung sabing masira kasi may bike ngang ganun tingala, may bike ngang mas tingala pa dyan, may bike ngang mas subasub pa dyan. Tapos kung parehas mo naman ginawang 27.5, maaaring tumaas, tataas yun ng konti. Pero minimal, mga ganyan lang oh. Mga ganyan lang siguro kasi yung 26, tanda mo ha, yung 26 at ang 27.5, ang difference niyan is ano eh, diameter. Ibig sabihin magkabilang side. So, halimbawa, ang difference niya for example is 1 cm. 1 cm, nahati pa yun dahil isang side dito, kalahati, yung isa natin sa baba. So yung sa baba, it doesn't matter kasi aangat lang yung buong bike. Pero yung dito sa taas, that would matter kasi yung mud clearance. Pero pwede yan. Maraming gumagawa niyan. Maraming ngayon, 26er, kinasaksakan pa ng 29er. Meron ako dito yung isa. Meron ako dito, 27.5 naman, sinasaksakan ko ng 29-inch na rim. Pero syempre, hindi kakasya yung goma. Ang kinakabit kong goma is 700C. So parang nagiging ano siya, pang roady. Parang ano, tawag doon? Hybrid. So, pwede naman. Siguro ganun na lang yun eh. Kasi, bike mo yan eh. Kung anong gusto mong gawin, pwede, di ba? Wala naman kami magagawa kung anong gusto mong gawin dyan eh. Bike mo yan, decision mo yan. Kung gusto mong gawin, try mo. Kasi marami nagiging ganyang issue kasi mahirap humanap ng goma na 26er. Pinatay nila yung 26er sa tindahan, di ba? Nangyari din sa akin yan. Binenta ko ng mga mura yung mga 26er before. Lugi, pero so later on meron ako i-feature dito 26er bago buo. So sabi nga nila 26er ain't dead pare, so meron pang pag-asa yan mga 26er. May internet na naman ngayon pare, you can buy it online, so meron yan kung gusto mo. Ngayon kung talagang gusto mo yung 27.5, pwede rin naman, as long as yun lang ang kailangan mo i-consider kung sasayad ba siya sa frame mo tsaka sa fork mo. Kasi ako nagtry ako niyan, parang konting-konti na lang eh, ganun na lang. So, kung parodi-rodi ka lang sa kalye-kalye, okay lang. Pero kung i-trail mo, problema 'yan kasi konting ikot ng gulong mo, mapupuno ng putik yung sobrang iksing, sobrang liit na clearance kasi, 'di ba? Question from Mark Villarreal. As lang Master, pansin ko puro high-end yung pyesa or bike brand na madalas ma-review. Ask ko lang if may mga trusted din ba kayong brand na mid-end to low-end lang. Ano-ano po yun, Master? Thanks, Master. Para po sa mga low to mid budget bikers. So, nagkataon lang yan, ano? Kasi high-end yung mga nakukuha kong bikes or nahihiram natin bike sa tropa, sa tindahan. Pero yung mga low-end, siguro, ako sa tingin ko, you can't go wrong with Shimano and SRAM. Sila yung talagang leader, eh. I mean, meron naman silang low-end, di ba? Meron silang yung entry-level, di ba? Ako, kung bibili ka naman, at least siguro wag tourney. Oh, wala akong masamang balak sa tourney. Wala akong masamang ano sa tourney ha. Pero I mean, kung bibili ka pa lang. Kasi yung tourney, tsaka yung Acera, tsaka yung Alivio, parang yung price difference niya, konti lang naman eh. Konti na lang eh. Baga, diba, kung konting kembot na lang, eh dagdagan mo na yung kembot mo, doon ka na sa susunod. Pare, you won't regret it, pare. Ang laki ng difference ng performance, tibay, ano pa ba? Looks pare ng Alivio or ng Acera kumpara sa tourney. Yung performance nga nung mga yun, parang hindi na nalalayo dun sa ano, hindi na nalalayo dun sa mga SLX, Deore, XT, hindi na nalalayo. I mean, weight syempre, 'di ba? Tsaka yung mga additional features, yung may bearing yung mga pulley ganyan. Pero hindi mo iintindihin, pamapadyaka, hindi nalalayo. Kasi yung tourney, wala naman akong ano doon, na okay naman din performance niya, kaya lang medyo marupok eh. Marami kaming nakikita ng mga kaibigan, especially mga nagpapagawa sa mekaniko rito, kaibigan natin, nababalok yung ano yung RD. So yun ang issue doon. So kung gagastos ka pa lang, kung meron kang tourney, it's okay naman. Pero kung pabili ka pa lang, doon ka na sa susunod kasi konti lang naman yung difference, di ba?
Ngayon yung ibang brand na iba, hindi ko kayang magsalita tungkol doon sa mga ibang brand na hindi pa talaga tested. Pag nagre-review ako, kung hindi ko hawak yung item, hindi kita bibigyan ng review. Diba? As much as possible, gusto ko kapag ni-review ko, nagamit ko talaga, nandito, napakita ko sa'yo, para legit. Diba? So kaya yung kung ibang items yung sinasabi mo, ibang brand, ibang like hubs, maraming brand yan eh, hubs. Kung hindi ko pa na-try, hindi ako magsasalita. No comment, di ba? So, sa akin yun lang. Shimano, so far, mula sa baba kasi nagamit ko na eh, hanggang sa taas ng Shimano, hanggang DI2. The best. SRAM, ganun din. Nakagamit na NX, GX, ano ba yung mga dati? XO, X9, X7, nakagamit na X5. Lahat okay. So, kung sa brand, na low-end o mid-end, you can't go wrong with Shimano and SRAM. So far, yun muna. Shoutout kay Gian and Zayus TV. Shoutout kay Janet Ilagan from Utoy Margate D. Kay Sopena Eman. Kay Neo Miguel D. Makali. Shoutout kay Master Dudiman ng ating notification squad. Kay Master Remo Basilio. Shoutout din kay Master Eugene Miranda. Shoutout din kay Serenity Mia. Sa Gypsy Gaming Channel. Until next time again, maraming salamat sa inyo lahat pare.